Hello guys, it's Noemi and welcome back to my channel. So guys, it's month of graduation nga. And para hindi na kayo gumasto sa parlor for your graduation makeup look or for your graduation makeup, kung meron naman kayo diyang mga makeups sa bahay nyo na naitatago, yung kapatid nyo, yung mother nyo, yung pinsan nyo, yung mga kaibigan nyo, pwede naman kayo na lang ang mag-makeup para sa sarili nyo. That's why today's video ay graduation look tutorial tayo. So guys, itong mga gagamitin kong mga makeups ay affordable makeup lang. So nabibili niyo yan sa drugstore. So itong video natin to ay nakipag-collab ako kay Miss Juvstyle. So yan. So she's one of my favorite YouTubers. Go and check her channel. I am going to put her link down on the description box and check niyo na rin kung ano yung ginawa naman niyang look for her graduation makeup tutorial. I am sure mas maganda yung kalalabasan ng kanya kasi ang galing niyang mag-makeup, guys. So without further ado, let's get started. Huwag natin kalilimutang mag-moisturizer. Napaka-importante nito kapag mag-makeup tayo. So, ayan. So, next na gamit ako ng primer. And this is Quick Effects No Shine Mattifier. 99 pesos lang to. And ito yung laging, ito yung paulit-ulit kong ginagamit na primer para magtagal yung ating makeup. So, ilalagyan ko lang ay yung mga may mga pores ako. As usual. So next, I'm going to use this Crayons BB Cream. Yan. So, nabili ko to sa HPC and kagagawa ko lang din ng review about this BB Cream. So, I'm going to put the link right up here. So, you go and check this out. Napaka-okay na to, guys. So, this is my favorite. Kung gusto yung gumamit ng foundation, gamit kayo ng foundation kasi, pero itong BB Cream na to, guys, para siyang foundation kasi full coverage siya. And nagtatagal talaga siya sa oily face ko. So guys, ito yung gagamitin kong sponge. Sobrang favorite ko to kasi mas maganda yung lapat ng foundation or ng BB cream ito sa face ko pag ito yung gamit ko. And manipis lang. So, pero may mabibili din naman kayong ganitong sponge sa Shopee. Siguro nasa 50 pesos lang to. And magandang klase na siya. Sobrang lambot. So, pero ito yung gamitin ko sa acting makeup tutorial ngayon. Okay, so kung mapapansin nyo, napakaputi ng aking face. Magagawa pa natin ang paraan yan kasi this is a fair lady shade. Maputi talaga siya sa face ko. Pero i-contour natin yan mamaya. So, magiging okay siya. Next, gagamit tayo ng concealer for my under eyes. And I will be using Maybelline Fit Me. So, ito yung pinaka-lightest shade nila. I think this is 199 pesos. And minsan nagsasale din sila, guys. And then, maglalagay din ako dito sa aking forehead para mas mag-brighten pa siya. Here and there. Actually, mas inuuna ko minsan itong nasa forehead ko kaysa doon sa dalawa. Kaya lang, hindi na sana ako maglalagay pero wala. Naisip ko lang maglagay na lang. Next, I'll be using Nichido for setting my face. Kita nyo, wala na siya talagang laman. Kasi gamit na gamit ko ito talaga. So, ang ginagawa ko, guys, ito na yung pinaka powder ko. Sa eyes muna tayo, guys. So, ang ginagawa ko kapag nag-eye makeup ako, naglalagay din ako ng primer. So, I don't know sa iba ko naglalagay ng ganito, pero ako, gusto kong nilalagyan to ng primer. Gagamit ulit ako ng Fit Me. Para mas maganda yung lapat ng makeup, ng eye makeup. And then gagamit ako ng dry sponge. Ang palette na gagamitin ko for eye makeup ay from Detail Makeover. So ito yung Autumn Eyeshadow Palette. Ang tagal ko na kasi hindi nagagamit to kaya gusto kong gamitin siya for this tutorial. So this is 600 pesos. Pero
pili ko to guys ng sale for 350 lang yata kasi mayroon siyang isang sirang pan. That's why 350 ko siya nabili. And then mayroon namang mga eyeshadow na mas mura dito. Like yung Ever Bilena, which is 300, mga 350 or 3, basta less than 400 siya. Ganda yun guys. Tagal ko na kasi hindi nagamit to, kaya ito yung naisip kong gamitin for this makeup look. And then, I'm going to use yung mga brushes na binili ko sa Shopee. Bibili nyo yung set na yun, guys. Yung set of brushes na 100 pesos. Na 100 pesos ko nabili before. So, hindi ko lang alam kung magkano na to ngayon. Pero before 100, siguro same pa rin naman. So, ito yung mga ganitong set. Ang mga nabili ko. Ito lang yung dinala ko muna. Kasi yung iba hindi ko pa nalabahan. So, yan. Ito muna yung unahin ko. And then, lalagay ko to sa outer corner ng eyes ko. Maglalagay din ako ng konti dito sa inner corner. Okay. And then, using ito. So, dito ko siya sa taas. Sa taas lang guys ha. Very, very soft lang. Diba? Tapos, lagi ulit ako dito ng konti pa. So, magkaibang brush yung ginamit ko. So, ito yung sa brown, ito yung sa medyo, ito yung sa amber color. Para maganda yung pagbablend. So, yung key lang dito guys is blending. Okay. And next, gamit ako ng clean brush and then diffuse lang natin yung mga harsh lines sa taas. Color motion para hindi siya ganun ka-intense. So, yan. I'm going to use this right color. My fingertips. Tapos, lalagay ko lang siya dun sa corner. Sa gitna. Not corner, sa gitna. Okay. Then, kuhanin ko ulit yung brush na ginamit ko nung una. Tapos, dip ko ulit dito sa medyo brown. Kunti lang, guys. Tapos, lagyan ulit natin to para maganda yung, pag-blend ng color niya. So, here. And then, going back to this amber. Kunti lang. Tapos, lagyan ulit natin itong taas. Sobrang light lang. Okay, so doon na tayo sa baba ng ating mata. And then next, kung ano yung nilagay natin sa taas, yun yung nilalagay natin sa baba. So, using this small brush, kukuha ko nitong brown. Tapos, brush lang natin dito. Using same brush, lilinisan lang natin ng onte. Kukuha ako ulit ng amber. And then, lagay ko ulit siya dito. Okay guys, so next, gagamit ako ng white eyeliner para mas mag-open up yung aking mata. And ito, bigay lang sa akin to eh, pero I'm sure parang mura lang to. So, this is white eyeliner. Marami kayong mabibiling white eyeliner, lalo sa Ever Bilena. May mga murang white eyeliner doon. So, para mag-open up yung aking eyes. Hindi ako maglalagay ng false lashes kasi naka-lash extensions ako. So, masisira siya. And, marami naman kayong mabibili mga murang false lashes na magaganda. May 20 pesos, may 50. So, meron ding thigh lashes yata. Yung thigh 1 lashes. So, mura din yun. So, ako hindi ako maglalagay ng false lashes kasi nga naka-eyelash extensions ako. And then, isa pa, nalimutan ko yung aking Maybelline mascara. So, 149 yun. Pero, yun ang always kong ginagamit kapag may makeup ako. Pero now, ito yung nakuha ko sa kapatid ko. So, nandito kasi ako sa province. So, wala siyang ibang mascara kundi ito. So, I don't know how much is this.
kilay na tayo. So, medyo matagal-tagal ang kilay. Going to use this brow pencil from Nichido. Sobrang favorite ko to. Everyday na ginagamit ko to. As in, talagang ito lang yung ginagamit ko for everyday. So, 138 pesos. So, line muna natin yan. And then, gagamit ako ng brow powder. So, doon sa palette nyo guys, for your eye makeup, meron din naman doon mga brown, like ito. So, kung wala kayong brow powder, pwede kayong gumamit doon sa palette na gagamitin nyo for your eyes. Pero since dala ko naman to, so gagamitin ko siya. Okay, so, isa-set ko lang siya using brow powder. So, i-conceal natin yung mga lumampas para maging medyo plakado naman siya ng konti. Okay. So guys, as you can see, ito ang kaibahan ng ginamitan niyo ng concealer, yung gilid ng ating eyebrow. So, 'di ba? Sobrang on-flick nitong kabila kaysa dito sa kabila. Pero dahan-dahan lang kayo kasi baka masira na naman yung eye makeup niyo. And okay na yung eyebrows natin at yung ating mata. So, magko-contour na tayo. I am going to use Vice Aura Contour. So, ito, nabili ko to for 145, diba? Sobrang bonggang-bongga. Sobrang favorite ko to guys, kasi ang liit lang niya, madadala ko siya kahit saan. And nag-aharap talaga ako ng contour. Noon pa man, nag-aharap na ako ng pang-contour ng ganito lang kaliit. So, sobrang perfect nito sa akin. So, yung aking shade ay for sure. Contour and bronzer na rin to. So, kasi sobrang kita niya naman ang face ko. Sobrang puting-puti siya. So, parang maging, parang magkaroon siya ng dimension. Dimension ba yun? Gagamit tayo nito. So, I'm going to use this brush. Dito lang sa mga gilid-gilid, guys, na malapit sa hairline. So, doon tayo mag-contour. So, pag nagko-contour kayo, guys, ang lalagyan nyo lang ng contour ay dito sa taas. So, itong baba kung maaari, hindi siya pwedeng lumampas dito. So, pataas lang to, guys. So, ganito ako mag-contour. So, ganyan. Nakita niyo ba yung kaibahan na may contour sa wala? So, ito yung may contour. Ito yung wala. Next, magko-contour naman ako ng aking nose. So, ito yung ginagamit ko for contouring my nose. Maliit lang siya. Ito yung ginamit ko for contouring my nose. Okay. And then next, blush na tayo. And meron ako ditong pang blush na binili ko sa Detail Makeover again. So, this is a Bloom Matte Blush Independent. So, I think nabili ko to guys ng mga 200 plus to 20, pag ganun. And gagamitin ko sana yung mas mura na sa from Caroline, yung 95 pesos. Pwede yung gamitin yun guys. Ito guys, nabili ko to sa Shopee again, itong gantong set. So, ito ay nabili ko to for 200 pesos lang yata. Marami pa siyang kasama na brushes. So, ito lang yung nadala ko ngayon. Dito lang ako maglalagay ngayon, guys, ha. Inaakyat ko to hanggang dito para medyo hatak pataas face natin para magmukhang mas bata tayo. Apple of the cheeks, huwag natin kalimutan pag umingiti. So, next, malapit na tayong matapos. And, lagay ka dito ng highlighter. And, ito yung ginamit ko. Gamit ko ay from Vice Aura Glow for in the shade of Splendid. 145 pesos lang din to. Sobrang one of my favorite. So, lagay ka dito. So, yung nakakaparang mukhang fresh and glowy yung skin mo sa pag-highlight. So, di ba? Look. And then here. Maglalagay din ako sa brow bone ko.
So using this small brush, maglalagay naman ako dito sa aking cheekbones, dito sa cheekbone ko. So here, lagay. Pag nag-smile ka, konti dito. Pero guys, if you have mga scars like me, hindi ko nire-recommend na maglagay kayo dito kasi mas ma-emphasize niya yung mga butas ng face nyo. Since tutorial lang naman to, maglalagay niya rin ako dito. Sa lipstick na tayo. And gagamitin kong lipstick ay this color. So marami kayong mabibiling color na ganito guys. Meron ng ganito sa Everbilena. So 180 pesos yata sa Everbilena ng ganito. So wala kasi akong Everbilena and binigay ito sa akin na aking sister. So maganda yung ganitong color for the graduation look. So guys, this is the finished look. Guys, so ito na yung look natin for the graduation look. And nagayos lang ako ng konting hair. Hindi ko na siya in-updo kasi wala naman akong blower, pamplansya, ganyan. So ito na lang yung ayos ng hair ko. Tapos guys, kailangan simple lang din yung earrings nyo for graduation kasi graduation yon. And then, ito naman throughout the ceremony eh, and dito pa rin yung makeup sa face ko if ever nag-graduate ako. Ito lang yung nakayanan ko for my makeup look. And sana nagustuhan nyo. After dito, punta naman kayo sa channel ni Juvstyle para makita yung makeup look na ginawa niya. And excited na rin ako kasi hindi ko pa yung nakikita. Congratulations sa mag-graduate ngayon 2019! So yan guys, so thank you for watching. Sana nagustuhan nyo and I will see you on my next video. Bye!